Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, pag-uusapan ulit natin itong Ragnarok Monster World or Ragmon NFT. So make sure to follow them on Twitter or X and i-follow nyo na rin po si Aftermath TV sa X nga. And alam naman natin na kung pinanonood mo itong video na ito ngayon ay kinabukasan na po no ang NFT sale nila, which is again the Nyang Kits, or ang laman nga nung Nyang Kits na yon are the Nyang Vine and the Ragmon tickets. So if you want to know more about that, ay syempre ginawa na ng video ni Aftermath TV yan. So make sure to check the playlist of my Ragnarok Monster World and mapapanood nyo yung in-explain ko talaga in details ano ba ang importance at ano ba ang use case ng Nyang Vine at ng Ragmon tickets nga. So for this video guys, syempre pag-uusapan naman natin or magbibigay tayo ng thoughts about the recent first AMA nila or Ask Me Anything ng team ng Ragmon NFT. And dahil marami nagtatanong sa inyo at marami nag-request sa inyo about this, so let's do this guys. So make sure to subscribe to Aftermath TV and make sure to pump the like para nga at least no, syempre lumaki pa yung community ni Aftermath TV dito nga sa Ragnarok Monster World. So guys, with that, I do hope you're enjoying the video. Hindi ko lang malagyan ng sound kasi baka makopyright tayo or baka may mangyari pang kakaiba. So just enjoy the last few seconds of this video and kita nyo naman napakaganda talaga niya. And I'm so excited to play Ragnarok Monster World. So now we proceed to the AMA para bigyan natin ng thoughts or comments yung mga sagot nga ng team no ni Ragmon about sa mga tanungan ng community members. Okay guys, so in preparation for the upcoming sale and para nga malaman nyo pa no, bakit ba importante Aftermath TV mag-join sa sale na yan at bakit ba Aftermath TV importante na discovery package yung bibilin ko para nga makuha ko yung free na 5 Nyan kits para nga at least paldo na naman ako kaibigan. So nagkaroon nga sila ng AMA or Ask Me Anything last May 22, 2024, and nagulat ako, marami nga sa inyo ang hindi nakaalam. So ito na si Aftermath TV, I'm bringing no the summary or yung commentary or comments nga natin about dun sa nangyari nga na yun. Okay, so sino ba to no? So it's the very first AMA at si Chris and Goni nga from the Ragmon team ang sumagot sa katanungan ng madlang people. So puntahan na natin yon, and this is the AMA recap. So ulitin natin guys, iisa-isayin natin to ng mabilis para mas maintindihan nyo pa na importante talaga na magkaroon kayo ng allow list at makapag-participate kayo sa sale nga ng Nyan Kit. So again guys, can you explain the Nyang Kit sales in more details nga? So sabi nila meron silang total of 250,000 Nyang Kits no, and 1 ron nga lang po yung presyo niyan. So napaka affordable. Again guys, hindi naman kailangan bumili ka ng package if you just want to be part of the ecosystem of course Ragnarok Monster World. Then kahit isang Nyang Kit lang paldo ka na kasi ang laman nga nun, isang Nyang Vine and tatlong Ragmon tickets nga na okay, gagamitin nyo ngayon para makakuha kayo ng monsters, no? So, yun lang yun, guys, no? So, basically, you can earn bonus Nyang Kits nga daw depending on the package na pag-usapan na natin yan. And pag nga daw bumili kayo sa Mavis Launchpad, make sure na, of course, again, kung gusto nyo makuha yung free, let's say, sa Discovery Package, make sure 25 yung bibili nyo para makuha nyo nga yung 5 free. Dun naman sa ibang package, ganun din. Just make sure to input yung quantity ng package para makuha nyo yung free. Huwag nyo kakalimutan yun. Huwag kayo bibili ng paisa-isa, okay? Make sure yung package talaga kung ilan yung minimum quantity to avail of the free, of course, Nyang Kits. Now, the second question is, if users buy Nyang Kits nga daw, will they be able to see them in their inventory? So, sabi nila dito, not necessarily nga daw sa first, pero ang point doon, huwag kayong mag-alala guys, makukuha nyo siya kasi makikita nyo nga dito, you'll see 1 Nyang Vine and 3 Ragmon tickets nga daw in your Ronin wallet. So, kung more than that yung binili nyo, for example, nag-discovery package kayo, meron kayong, for example, 25 na binili nga na Nyang Kits, no? So, expect nyo na i-multiply nyo lang sa 25 yan. And then, hopefully, sana lumabas na rin agad yung free. Pero kung hindi agad lumabas yung free, huwag kayong mag-alala. Definitely, dadating at dadating sa wallet nyo yun. At sabi nga daw nila dito sa website nga daw nila, nyo makikita yon eventually, no? With images na nga daw soon. So, hintayin na lang natin yon. And sabi nga nila dito, confirm na, dito kayo papaldo, yung Nyang Vine and Ragmon tickets nga daw are tradable and have different uses. So, meaning guys, yung 1 ron nyo, pwede nga yung pumaldo, no? So, kung namuhunan ka ng 1, there is a big chance na papaldo kayo. So, very important talaga na mag-participate sa allow list. Okay. Sabi niya dito, what are the applications and use cases of Nyang Vine? Na pag-usapan na natin to, pero again, sinabi lang nila dito na ang Nyang Vine, as I've said, ito nga yung gagamitin natin parang tickets natin para to join the draws or raffles nga daw. And ang maganda dito guys, no, meron ngang monthly lottery
Okay, so pag meron ang Yang Vine, holder ka ng Yang Vine, automatic makakasali ka doon. And even doon sa Genesis Tamer Raffle, which is again, one of the most rare NFT nga dito nga sa Ragmon or Ragnarok Monster World. So sabi niya dito, each Yang Vine acts as a raffle ticket. So meaning, sinabi ko na rin doon sa previous video natin, the more Yang Vines na meron kayo, mas mataas yung chances nyo na mananalo kayo ng lottery or dun nga, no? Hopefully lahat tayo manalo rin ng Genesis Tamer, diba? Okay, let's go. Now, the next question is that, what are the core benefits nga of Genesis Tamer? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, one of the most rare NFT dito, and pahirapan makuha to, and one way to get it is if Nyang Vine holder ka, and if mananalo ka nga dun sa mga raffle nila. So, sabi niya dito, pagka nga daw Genesis Tamer nga daw holder ka, ay meron siyang several benefits, and first is including a chance to receive an Orochi Poring. So, I guess this is a very rare, ano naman, Ragmon or monster, no? Na siguro hindi mo siya basta-basta makukuha unless Genesis Tamer ka and holden nga daw. So, hintayin natin yun, no? So, again, that is one of the utility of the Genesis Tamer NFT. And then, sinabi nga niya rin dito, so, with other rewards like legendary or mythic grade Ragmons nga daw. So, it seems yung legendary tsaka mythic grade Ragmons are really hard to acquire, no? And one way to do it is again, if nga mananalo ka ng Genesis Tamer na NFT, and then from there, hopefully makakuha ka nga ng mga ganitong kalalakas na mon. So make sure to hold Nyang Vine, make sure to join the allow list, not financial advice, do your own research, and there are hidden benefits nga rin daw eventually, no? So mukhang napakaganda talaga magkaroon ng Genesis Tamer, kaya dapat talaga si Aftermath TV paghandaan natin to at mamili tayo ng of course Nyang Vines para nga tumaas yung chances natin na makakuha ng rare na mga NFTs dito nga sa Ragnarok Monster World. So how will the Genesis Tamer nga daw raffle? So sinabi nga nila sa taas na true raffle siya, so simple lang naman daw yon. Details about the Genesis Tamer raffle will be announced nga daw shortly after the Nyang Kit sales are done. So again, more Nyang Kits, more Nyang Vines, more chances of course winning the Genesis Tamer raffle. So sana pumaldo tayo dito, sana manalo nga tayo. Okay, then hopefully mabibenta rin sa marketplace yan. But again, I'm sure mahal yan kasi nga very rare siya, no? So si Genesis Tamer. So again, itry na lang natin luck natin sa raffle. Okay, so how are Ragmon tickets in the Nyang Kit use nga daw? Pinaka-highlight lang naman dito, yung Ragmon tickets, important din yun para nga magkaroon ka ng monsters. And then weekly nga daw, nagre-refresh nga daw yan, no? Yung mga list nila ng Ragmon. So ulitin ko, that's why very important if you want to acquire monsters sa Ragmon or Ragnarok Monster World, ay kailangan nyo ng Ragmon tickets. And Aftermath TV, saan ba nakukuha yan? Meron pong tatlong Ragmon tickets sa isang Nyang Kit. Kaya very important, paulit-ulit ako na magkaroon kayo ng chance makakuha ng Nyang Kit, no? Ayan, so kaya nga si Aftermath TV, once again, discovery package ang target natin. Okay, ang next question is, how are Nyang Kit claim tickets used, no? So I believe ito yung sa mga Muku, no? Yung mga nanalo sa Muku, I'm sure yung mga nagagacha dyan sa Muku, no? Sinabi lang naman dito is sa free mint tickets nga daw from Muku can be used like Ragmon tickets to claim Nyang Kits. So, meaning yung ticket na nakuha nyo sa Muku na makakapag-claim pala kayo ng Nyang Kits doon. And syempre, alam nyo naman na kung ano yung use ng Ragmon tickets, and of course, alam nyo na rin yung use ng Nyang Vine. So, the claim page opens nga daw on May 29, which is a day after, of course, the sale ng Nyang Kits nga, kasi nga May 28 yung sale ng Nyang Kits. So a day after, makiklaim yun na yon yung mga nanalo sa Muku website or yung mga sinuwerte nga doon. Okay, now there were concern nga daw about the allow list spots being too small. Actually guys, napansin ko nga to, yung isa sa mga reklamo ng madlang people to, pero dinagdagan na nga doon nila yon, naging 1,400 additional allow list nga daw spots yung dinagdag nila. Pero unfortunately, humihingi naman sila ng paumanhin dito kasi nga limited nga lang doon yung supply. Kaya nga ulitin ko, very important na meron kayong allow list at make sure to join para nga makakuha kayo ng affordable na Nyang Kits nga. Okay, so can you elaborate more on Ragmon NFT? So ito na siya guys, no? So ulitin ko, para magkaroon ka ng Ragmon, no, or monster NFT, kailangan mo ng Ragmon ticket, and yung Ragmon ticket na yun, nakukuha siya sa Nyang Kit. Tatlong Ragmon tickets yon. So para at least guys maintindihan nyo maigi. Okay, so ang Ragmon nga daw, ang importante dito ay meron siyang 5 rarities nga daw. You have the common, the rare, the epic, the legendary, and mythic. So again guys, lahat yan, depende yan, uulitin ko kung gaano karami yung inyong Ragmon ticket. So I assume, kung gusto mo ng epic or legendary, then the more Ragmon tickets you have, the better. So kaya nga magiging maganda
ang bentahan ng Yang Vine, no, at pati na rin ng Ragmon ticket sa marketplace, panigurado yan. So hintayin natin, paldo na naman tayo, kaibigans, kaya make sure to join the sale, no, on May 28, a day after this video. Okay, the next is syempre meron din siyang feature na merging, pag-uusapan na lang natin yan on another video. Quick information about itong ano nga, pag-merge is basically yung mga monsters nga daw, pwede nyo siyang ipag-merge para hopefully may chance na lalabas na higher tier or stronger nga na monster. So ganun lang naman yung idea niya, but again, pag-usapan na lang natin to on another video, pero this is a very good burning mechanism, no? So ibig sabihin, bibilin mo yung monster using the Ragmon tickets, so mawawala na yung tickets, tapos mag-merge ka, so pwedeng mawala yung isang monster doon. So nabuburn na nabuburn na nabuburn, kaya mataas ang demand sa Ragmon tickets. So ganun po kapaldo ang Ragmon tickets, kaya nga dapat sasali tayo sa sale ng Nyang Kits on May 28. Now, magkakaroon nga daw ulit sila ng AMA focusing on the game system. So excited tayo dito. Ito yung pinakainihintay natin kasi nga gamer si AfterMTV, so mas interested tayo dun sa game system nila. At syempre yung benefits nga daw ng Web3 users, so sabi naman nila dito, we're developing a game system nga daw to enhance comfort and benefits for Web3. So as of now nga daw, Nyang Kit sales offer the most economical way to get our NFTs, kasi nga ulitin ko, yun yung way talaga. Kailangan nyo ng Ragmon tickets, and then kailangan nyo ng Yang Vine para at least swertihin kayo sa lottery para magkaroon kayo ng monster, no? And then they're working nga daw on in-game features beneficial to Web3 users. So hintayin na lang natin yun on their future Ask Me Anything. And the last question here, guys, is do you have anything else to share regarding our future AMAs? So they receive a wide range of questions nga daw and will answer them in the future. Covering marketing, tokenomics, gaming, and more nga. So, hintayin natin yung next AMA nila. Anyway, this is just the first. So, ano ba ang final thoughts ni AfterMTV? Well, basically guys, napakaganda talaga ng Ragnarok Monster World in terms of yung potential niya, no, sa NFTs nila. Ang kita naman natin yung demand, no, yung magiging demand because of the burning mechanism you have, the merging, and I'm sure lalo ni mga Ragnarok enthusiasts talagang papaldo sila dito, and at the same time mag-burn talaga sila dito, especially if they want to dominate the game. So if there is one thing I know about Ragnarok games is that if talagang gusto nyo lumakas, then kailangan nyo talaga mag-invest din. Ganun talaga. Makikita natin to dito sa Web3 if this will work. Again, check natin yan. And of course, AfterMTV, once again, I'm targeting a discovery package kasi nga may free siya na Nyang Kits. And at the same time, I'm also excited on the next AMA para malaman naman natin more about the game system. Kasi nga para siyang Clash Royale. Pero for now, focus muna tayo sa sale nila. And make sure, like si AfterMTV, makakakuha kayo ng Nyang Kits. Kasi nga, again, kita nyo naman, very important ang Nyang Vine at Ragmon Tickets. And again, yun po ang mga kailangan natin para nga at least mag-progress tayo or maging part tayo ng ecosystem na Ragnarok Monster World. Okay? So not financial advice, and do your own research palagi, but si AfterMTV, go na tayo dito. And once again guys, if nakapagbigay ng value tong video na to sa inyo lahat, make sure to subscribe to AfterMTV and make sure to pump the like for more Ragnarok Monster World. And good luck to all those sasali sa sale tomorrow. Usap tayo sa next video natin. Let me know kung gaano karaming Nyang Kits ang nabili nyo and kung pumaldo ba kayo once na pwede na nga siya i-trade sa marketplace. Okay, so I'll see you all in the next content. Bye-bye.